Good afternoon po, Commander ni Marcus. Good afternoon din po, Sir Dan. Kalingap na lang po. Kalingap Dan. So, ano po ba ang full name niyo? Alma Baliwag. Baliwag. And taga saan po talaga kayo? Isabela, from Isabela ako. And kayo po ay Mrs. ni Marcus TV. So, kamusta po kayo? Okay lang naman po. Bilang isang charity vlogger, masaya po ba? Masaya, sobrang saya makatulong ng mga nangangailangan, like dagay, like yung mga subject namin na bago. Yan. So, na-enjoy nyo naman po ang pagtulong? Oo. Mahirap din po ba? Oo, mahirap din, pero ini-enjoy na lang kasi kapag hindi mo i-enjoy, parang mas mahirap yung ano mo. Parang labag na sa loob nyo po pag hindi na masaya tapos ginagawa nyo. Mm-mm. So, ngayon po, gusto ko lang po sanang itanong kung ano po ba yung mga plano nyo and goals nyo para kay dagay. Ang plano namin kay Dagay ay mapabuti siya, makapag-aral siya ng ano. Maituloy-tuloy niya yung pag-aaral niya, ayan. At ayan, anuhan namin siya. Yung kung ano yung mga needs niya, yung kaya namin ipaabot, ipaabot namin kay Dagay para ano, mas mapabuti yung ano niya, yung kalagayan niya ngayon. At, hanggang sa maging normal po siya. Under recovery pa siya ngayon. Ano po ba ang kwento, paano niyo po na-discover si Dagay? Ayun nga, nag-behind the scene ako kay Marcos nung araw na yun, nakita ko yung kapatid na nasa gilid ng bundok. Okay. Tapos nakiusap si Ronaline, baka nakikilala niyo si Ronaline. Ang mama ni Dagay. Oo. Hindi, yung kapatid niyang cute. Yung opo, tama, tama. Mm-hmm. Yun yung nakita ko noon that time, tapos sinabi niya, may sakit yung kapatid ko. Yun yung sinabi niya. Si Ronaline po yun. Oo, sabi niya, si ate ko may sakit. Bakit may sakit? Sabi niya, mahilig daw magkape. Ayun, parang na-curious ako. Pumunta ako sa kubo-kubo nila, yung bahay nila doon. Doon nakita ko tulala yung kapatid na ano. At si Dagay. Oo, si Dagay. Kaya, ang sinasabi namin ngayon is, parang ang angel ay yung si Ronaline kasi siya yung nagturo sa akin para makita si Dagay na may sakit. Halos hindi siya talaga makausap. Tatawagin mo yung pangalan niya, lilingon lang siya, pero nakatitig, hindi siya sumasagot. As in, ano, talagang kailangan parang walang alam sa mundo. Oo. So ano po unang naramdaman niyo nung nakita niya si Dagay? Sobrang awa. Yung pagkaawa talaga, yung ano, pagkahabag yung naramdaman ko sa batang yan. Kasi nalaman ko din na magto 12 years old pa lang siya nun. Doon ko nalaman na ano, may kakaibang nangyayari, ganyan. Kasi yung unang version ng kwento is nasasapian si Dagay, pero opo, kinalaunan, napacheck up ko din ng online kasi hindi pa pwede ng walk-in nun. Yun, napacheck up natin, may nag-sponsor din sa kanya, mabait ni sponsor, ayan. Napacheck up din 2 times, nabigyan ng gamot. Hanggang nakita ni Kalingap Rab, thankful tayo kasi napa-walk-in na si Dagay, may walk-in check-up na siya. Okay. Mm-mm. So, Ma'am Commander, meron din po ba kayong anak ni Marcos? Meron. Naisip niyo rin po ba, parang naikukumpara niyo rin po ba kung sakaling ang sitwasyon niya ay katulad din kay Dagay? Yung po ba'y naramdaman niyo na yung awang ganun? Oo. Parang yung nararamdaman ko is... Parang anak niyo na rin po? Oo, anak na din yung ano ko kay Dagay. Yung parang kapatid, tsaka anak na din kasi may kapatid din ako na bunso. Tapos may anak na din ako, kaya nararamdaman ko yung pagkaawa ng kagaya ni Dagay na ano, teenager pa, ganyan na. Tsaka rare yung ganyan na ano, sitwasyon niya kasi sabi din ng ano, yung psychiatrist na parang nasa ano lang yung nasa 5 pa lang yung na-check upan niya na ganyan kabata na may ano, depression. Kaya ano naman po ang nangyari? Gumaling naman po? Oo, nung nakakainom ng gamot, medyo nakakausap na. Tapos nung wala na talagang maisustento, maiano na naman, doon siya medyo nag-aano na naman na Bumabalik na naman po. So ngayon po, Commander, ang pinakamalaking challenge dyan is yung pangsustento sa gamot. Oo, yun ano, pinakamalaking challenge, yun talagang maintenance. Maintenance niya talaga. Parang sakit na high blood kasi kung hindi ka makainom, tataas yung dugo mo. Ganon din, mas malala yun sa kanila kasi kung wala silang mainom, babalik yung hindi normal na pag-iisip. So kahit po ba kunyari isang taon na siya nagagamot tapos biglang na nalagpasan po ng ilang buwan, babalik pa rin po yun? O parang babalik siya. At yun din talaga ang advice ng doktor, na babalik talaga yung ano. So dapat laging continuous dapat ang pag-gamot? Continuous, hindi siya talagang mag-absent na uminom ng gamot. Tamang pag-inom tapos
pagkain, ganun, dapat tama yung pagkain niya sa ano, pang araw-araw, masustansya, ganun. Grabe po palang pangangailangan ni Dagay. Opo. So paano niyo po na maintain or parang naibibigay ang kailangan? Mahal din po ba ang budget para sa ganyan? Mahal din ang gamot para sa ganyan, lalo yung ano, check-up din, mahal check-up din. Po. Oo. So, buti na lang at nakita natin ay nakita ni Kalinga Prabat na pa-check-upan na din niya ng ano, dalawang beses at sa gamot. Ayan. So malaking tulong din po nung nailapit niyo kay Kalinga Prab. Sobrang laking tulong at pati sa channel namin ay ano, tumaas dahil kay Kalinga Prab at thankful kami. Wow. Oo, sa ano, Kalinga Prab. So ngayon Commander, ay 'di ba nailipat na si Dagay ng bahay. Mm-hmm. So patuloy pa rin po ba ang pagtulong niyo kahit mapagawa niyo na siya ng bahay? Oo. Talagang tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Oo, basta may ipabot eh tinutuloy ko lang yung pagpunta sa kanila, pag-abot ng allowance, maliit man o ito ay konti, ay pinapabot ko sa kanila para makatulong din naman sa magulang niya, sa mga kapatid niya at sa kanya na din kay Dagay. Wow, so parang buong pamilya na yung tinutulungan niyo. Mm-hmm. Tapos, yun, pag may kalamidad, ire-rescue din namin kasi kami yung malapit okay. Doon sa ano sa lugar nila. Kagaya nung nakaraan na bagyo, yun yung nangyari. Sa inyo sila nag-stay, no? Oo, sa bahay. Sa bahay namin nag-stay. So, Commander, anong pakiramdam na kayo po ang tumutulong sa kanila at nakikita nyo yung pagbabago at pag-asa sa buhay nila na itutulong niyo, anong pakiramdam po nun? Ano yung pakiramdam ay talagang masaya kalingapdam na makatulong ka ng kagaya nila, nakapuspalad, na wala talagang pwedeng ipagamitin para magpagamot yung bata, ay talagang masaya naman yun na kalingapdam. So Commander, pang ilan ba sa mga tinutulungan mo si Dagay na may parehong ano? Kalagayan. Actually, first na tulong ko is si Dagay. Siya yung unang-una kong natulungan na may depression. Siya yung unang may depression. Oo. So, paano niyo po nalaman yung mga kailangan gawin? Paano niyo po nalalaman ang mga susunod na gagawin para sa kanya? Advice na din ng kanyang psychiatrist. Yun yung ano, tinatandaan ko yung mga advice ng doktor niya. Yun yung ano ko. Eh sa mga viewers po, may mga nagsasuggest din po ba? Oo, may mga nagsuggest din sa mga viewers. Thank you so much po sa mga ano viewers ng Kalingap. Grabing ano support nila kay Dagay din. Ayan. So ngayon, ma'am, ano ba ang mga susunod pang mangyayari at aabangan sa inyo ng mga supporters nyo para kay Dagay? Ayan, yung tulungan natin siya sa kanyang ano mga pangangailangan. Yan yung ano, yung ulit-ulitin natin na gawin hanggang may iabot natin kay Dagay. At kung nakikita din nila sa mga videos ko is kung walang pasok si Dagay, sinasama ko sa mga vlog para siya ay malibang-libang, para hindi naboboring sa kanilang bahay. Yun yung ginagawa ko ngayon kalingap doon. Wow, so talagang ang tingin mo talaga kay Dagay isang ano, kamag-anak o anak na talaga? Oo, kamag-anak at anak na din yung turing ko sa kanya. At sinasabi ko nga, tinatanong ko kay Dagay kung gusto niyang mag-stay muna sa bahay, kung wala siyang ginagawa, eh, gusto naman ng bata. So ngayon ay parang nagkakapalo, kakapalagay na kayo ng loob ni Dagay. Oo. So paano pala mangyari niya, Commander, kunyari ay naging normal na si Dagay, tapos talaga ikaw na yung tinitingnan niyang bilang pangalawang ina. Mm-hmm. Anong mararamdaman mo? Matutuwa ako sa bagay na yan. Kasi, yun nga, maano na din yung loob ko kay Dagay, malapit na din yung loob ko kay Dagay. Yun. Pero alam niyo naman po na ang pagtulong niyo ay parang may limitasyon din. Oo, may limit din kasi hindi pa naman tayo kalakihan yung sinasahod natin. Oo, may limit din yung ano natin. Pero hanggat kaya, sige, ibigay natin yung ano, pangangailangan ng bata. So Commander, anong pakiramdam pala na isa ka sa mga charity vlogger na umangat ang YouTube channel? Grabing thankful ako kay God at kay Kalinga Prab kasi siya yung talagang nagpataas din ng aking views, ng aking subscriber. Yun, thankful ako, ano, Kalinga Prab. Dumating na po ba kayo sa point na parang gusto niyo nang itigil o sumuko sa pag-YouTube? Hindi naman po kasi ako mismo yung nagpo-push kay Marcos, lalo na kung yung time na talagang lugmok siya, ayaw niyang lumabas na yung ganito, parang last na pera na lang namin yun, na sabi niyo wala na akong maibigay sa mga tinutulungan. Opo. Go!
goal lang, sabi ko, meron pa tayo dyan. Kasi ako, hindi ko pinipix na binibigay lahat sa kanya yun para may dodukotin. Yun yung inaano ko sa kanya. So, parang may pang-emergency. Oo. Yun yung inaano ko. Kaya, hindi kami, kahit gano'ng kahirap, hindi kami papatinag. Buti po, napaka-supportive niyo po na kahit na medyo, di ba, alam niyo po na nagkaroon ng pandemic, na wala po ang business niyo. Mm-hmm. Pero ang pag-charity ay talagang inuunan niyo pa rin kahit na alam niyo hindi gano'ng ka... wala masyadong income. Mm-hmm. Buti ganun po kayo. Sa amin naman, kumain lang kami ng 3 beses sa isang araw, ay ayos na sa akin. Basta, ma-share din sa ibang nangangailangan yung kung anong meron kami. Saan po ba nagsimula yan ang pagiging matulungin nyo? Yung simulat sa pool pa lang naman, kahit nasa ibang bansa ako, nagpapaabot na din ako sa mga kasama kong OFW na nangangailangan. Wow. O kahit konti lang yung sinasawad ko per month, kung kailangan nila ng ng cash, kailangan nila ng nagbibigay ako. Oo. So talagang tumutulong na po kayo talaga, wala pang vlog dati. Without vlog, without video, oo. So ngayon masaya po ba kayo na isa ka ng vlogger at isang kalingap? Ay, sobrang saya, oo. Di ko din akalain na maging vlogger tayo ngayon, oo. Kasi simula lang naman ako yung nabibideo kay Marcos, ako yung tumutulong sa kanya sa mga subject niya, ayun. Tinutulungan ko siya, nilulutuan ko yung mga subject niya para ipamigay namin doon. Katulad ni Tatay Carlito, parang mahigit isang taon na namin tinutulungan, nilulutulutuan ko siya, ganun. So talagang nagsimula, nandyan ka na talaga, umpisa pa lang. So, ang sabi nga yata na kwento ni Marcos na si Kuya Val pa nagsabi na mag-vlog ka na. Oo, si Kuya Val pa mismo. Kasi dati nung ikaw lang daw camera. Ako ang nagka-camera talaga sa kanya. Ako yung tumutulong sa mga kung anong gagawin niya, anong gagawin natin nito, ganito. Ako ang nagsasuggest kung anong pwedeng gawin sa subject na yan. Okay, Commander. Commander, ano ba ang goal mo sa yung YouTube channel? Ano pa ba ang mai-share mo sa mga viewers mo? Anong expectations nila? Kung sakaling natataas pang ating subscriber, ating yung mga supporter, ayan. Kung madami pang support sa atin, lalawak pa yung ating community, yung matutulungan, dadami pa yung matutulungan natin. Hindi lang sila Daga, hindi lang yung mga subject namin ngayon. Kasi may mga subject din ako, si Kambal, yung PWD. Meron din madami akong subject na patuloy na tinutulungan at sana... Patuloy nyo lang yung support nyo sa amin bilang Kalingap Team para mas madami pa yung matulungan natin. Okay. Oo. So, Commander, last question. Okay. So, kung meron kang bagay na hihilingin, ano yun? Yung bagay na hihilingin para sa aking pagbablog? Siguro sa personal mong buhay or para sa mga tinutulungan nyo, ano po yun? Ayun, ang bagay ko lang nahihilingin ay sana patuloy lang yung support nila para patuloy lang din kami sa paglingap sa mga hihirap. Okay. Oo, tapos healthy body para hindi kami magkakasakit. Ayun, at alam niyo naman yung klima pag lumalabas nag-i-scout iba-iba. Iba-iba. So lang. Talagang patuloy na po kayong magiging kalingap. Oo, patuloy lang kaming... Balak na nga namin palagyan ng Kalingap Team yung sasakyan namin. Wow! Yes, oo, yan nga. Papalagyan na namin ng Kalingap Team para solid na talaga yung namin. Oo. Talagang loyal na. Oo, loyal na kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob at Edna. Ayan. Wow. So ano po minsan niyo sa supporters niyo at sa buong Kalingap? Ayan, maraming salamat sa mga nag-support sa mga video ko, hindi lang kay Dagay. Thank you so much. At sa mga ko-vloggers na din, mga kasama namin na vloggers, lalo na kay Kalingap Rob, kay Kuya Val Santos Matuba. Ngayon, thank you so much sa support nyo. Maraming salamat. So, Commander, salamat po at na-interview po kita. Oo, thank you so much. Thank you, Kalingap Dan. So, mga Kalingap, na-interview na po natin si Commander ni Marcos. Ito po ay about naman po kay Dagay kung ano po ba ang mga plano nila para din po sa inyong mga sumusuporta. So, salamat po sa mga nanood. God bless po.